Hey guys, welcome back to my channel and you are watching The Hungry Wok. So today's video guys is going to be very special because we are going to be cooking a cream cheese chicken spread. So first step is magpapakulo muna tayo ng tubig, tapos ilalagay na natin yung ating breast chicken fillet. Then, lalagyan po natin ng paminta and a little bit of salt, at least half teaspoon of salt. Tapos, hayaan po natin mag-boil. So ngayon guys, huwag po natin itapon yung water nito after natin siya maluto. Kasi sayang din naman, pwede natin gawin pang sabaw-sabaw. So we call that chicken stocks. Bola lang yan! So next step is habang nagpapakulo po tayo ng ating chicken ay maghihiwa po tayo ng isang buong lemon. Isi-squeeze po lamang natin and then let's make sure na remove natin yung kanyang mga seeds para hindi maghalo sa ating cream cheese chicken spread later. Alright, so kailangan malakas ka dito kasi wala tayong pampiga. So piga pa more. So next naman na ating gagawin ay mag-grate na po tayo ng bawang o garlic. So ngayon, ang ginawa ko ay dalawa lamang or dalawang cloves. Pero kung medyo mas gusto niyo yung dominant po yung taste ng garlic, mas gawin niyo yung tatlo or apat na clove and then that should be fine. Ganun kasi talaga minsan sa buhay, minsan mas gusto mo yung dominante yung isa para sa'yo. Next, maglalagay na po tayo ng black pepper powder. Konti lang, sapat-sapat lang. Huwag masyadong sobra, baka mabahing ka. Tapos, ilalagay na natin ngayon yung ating unflavored yogurt. So, dalawa yung ginamit ko guys na 50ml na unflavored yogurt. Kasyang-kasya po to sa 4 or 5 jar. Next ay maglalagay na rin po tayo ng ating mayonnaise with cream cheese flavor. So, dalawang sachet or dalawang pack yung aking nilagay po dito guys para mas malapot yung kanyang consistency. So, ihalo lang po natin ng ihalo hanggang sa syempre, lumapot po yung ating palaman or yung ating sauce. So, yung maganda dito guys ay medyo malaki po yung tutubuin po natin kasi hindi naman ganoon kamahal ang mga ingredients. So, ngayon guys, nakulo na yung ating breast meat. So, i-shred na po natin to ng mano-mano, pa isa-isa, ganyan. So, mamaya guys, ay ilalagay ko din dito sa baba yung, or sa ating description yung kung magkano lahat ng mga nagastos natin, and kung magkano yung mga suggested na pagbebenta natin, and kung magkano yung kikitain po natin. So guys, sure na sure ako na hindi po kayo mapapaya nito. All you have to do is make sure that your hands are clean para hindi po makontaminate ng mga bacteria ang ating food. So inilipat ko lang muna sa malaking bowl yung ating shredded chicken. By the way guys, gumamit pala ako dito ng 1/2 kilo na chicken breasts. Tapos ngayon, since na done na tayo sa pag-shred, ilalagyan na natin yung sauce na ginawa natin kanina. I-mix lang po natin tapos atin pong medyo durug-durugin pa ng onti kasi malalaki yung shredded chicken po natin eh. So, magiging sobrang meaty nito guys na kind of spread and sobrang masarap po ito pampalaman sa mga tinapay. So, ngayon guys, nakita nyo naman, nilagyan ko na rin ng konting salt to taste. Just in case lang na tingin nyo kulangin kayo sa lasa. At hindi lamang ito guys, pampalaman sa tinapay, pwede ding itong pang-dressing sa salad ninyo. So, healthy pa. So, it's a multi-purpose kind of spread. So, ngayon guys, ito yung ating garapon or jar na paglalagyan. So, ipasok lamang po natin yung nagawa natin dito, na chicken. Tapos, gagawa tayo guys ng different flavors. Make sure lamang po na punasan po natin yung ating bibig ay yung bibig ng garapon para hindi po siya makalat. And then, since napuno na po siya, tatakpan naman po natin. So, yan na guys, ang ating bottled spread cream cheese chicken. So, pwedeng-pwedeng pang negosyo na po natin ito. Tapos ngayon guys, gagawa pa po tayo ng isa pang flavor, which is yung parang pimiento. So, this one naman, lalagyan po natin ng paminta. Tapos, mag-slice po tayo ng ating red bell pepper. So, we call this flavor, of course, chicken with chili. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tiyamba mo, malakas eh. Imimix lang po natin. So yung ginamit ko po ditong red bell pepper ay kalahati lamang po.
So guys, if you feel like kulang po siya sa sauce para hindi magmukhang dry, dagdagan naman po natin siya. Ayan. So, again guys, this is another flavor of our business or negosyong kumikita. Ganun din yung process. Same bottle, ilalagay po natin dito din. Tapos, ilagay lang po natin yan sa ref para po lumamid. So, this can last for at least 2 weeks to 3 weeks guys sa fridge without preservatives. So there you go guys, meron na tayong dalawang flavors. Gagawa naman po tayo ng isa pa. So this time naman, gagawa po tayo ng flavor na may kasamang raisins. So it's going to be a chicken spread cream cheese with raisins. So hugasan naman po natin yung raisins para matanggal po yung mga unwanted particles na yan. Pagkatapos, atin po siyang gayatin or islice lamang ng maliliit. Hanggang malapit na siyang pumino. Pero gusto ko pa rin kasi yung medyo may nalalasahan ako or may nakakakagat akong chunk. Dahil ito na lang yung natira, syempre ilalagay na natin lahat or ibubuhos na natin lahat ng mga natirang sauce dito. Ayan, so look at that. It's so creamy and it's so saucy. Tapos, since naubusan na po ako ng garapon, ito na lang yung garapon na aking pinaglalagyan. Pero kasya po dito yung dalawang maliliit na mga jars na ginamit na natin nung nauna pa. So, in an essence, ang katumbas po niyan ay dalawang jars. So, nakagawa po tayo ng apat. So, there you go guys. Ito na po yung ating pwedeng kumikitang or kikitang pangkabuhayan. So, ipapalaman naman po natin yan sa ating tinapay and then or salad. Pwede po natin i-add as dressing and you should be good to go. So, again guys, please consider subscribing. Thank you so much for watching my video and I hope you guys, you know, stay tuned for the next video. Bye for now!